Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Enjoy Life, Rodelio Agapito, Rafkin Catalan, Romel Morte, JV Pabello, Marlon Cerezo, Marlon Brando, Ronnie Cole ng Caloocan 180, Daniel Fernando, Deimos Nicunanan, Boy Kilaton, Anthony Fedeliz, James Valiente, and Emerald Blando. Paul Zamar, dati pala siyang kabarangay, saan nga ba siya nagsimula at nakilala? At TNT Katropa, mukhang magiging isang napakabigat na team contender sa liga. Tara at huwag na nating patagalin, atin niyang pag-usapan at pasadahan yan. At syempre, bago nga natin pag-usapan yan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button para lagi kayong mapasadahan mga ka-teammate. Bago nga siya naging kilala sa pro basketball, ay ito ngang si Paul Zamar ay tubong mandaluyong Philippines. Siya nga ay isang full-blooded Filipino. Naglaro nga siya nung high school sa San Beda at sa UE. At nung nagkolehiyo na nga ito mga ka-teammate, ay pinagpatuloy niya pa din ang paglalaro niya dito sa koponan ng UE sa University of the East. At bago pa man siya magpadrop sa PBA, ay pinasok niya nga muna ang liga sa PBA D-League. At nakapaglaro nga siya sa dalawang magkaibang koponan sa liga. Sa koponan nga ng Cebuana Lawillier and Cafe France. At nung dumating na nga siya sa estado na napagdesisyonan niya ngang pasukin na ang PBA, ay hindi naman siya nabigo sa pagpapadrop. Dahil may koponan naman na pumili sa kanya. At ito nga ay ang Barangay Hinebra na isa sa pinakasikat na team dito sa Pilipinas. Kinuha nga siya ng Barangay Hinebra na pang 35th overall pick sa round 4 noong taong 2012. Kabatch niya nga mga ka-teammate ay itong sila Chris Ellis and Kate Jensen. Naging masaya nga si Paul Zamar noong mga panahong yon. Dahil kahit malayo at matagal bago siya napili ay pasalamat pa din siya sa Barangay Hinebra dahil yon ang nagpick sa kanya. At ito nga ay isa sa mga naging motivation niya din para sa kanyang future. Kaya nga lang, hindi natin siya mga ka-teammate nakita noon na maglaro sa PBA na suot ang jersey ng jeans. Kaya nga nung taong 2016 ay napagdesisyonan niyang sumubok sa labas ng bansa. Sumubok nga siya sa liga sa Thailand. Ito nga ay sa TBSL, Thailand Basketball Super League. Napunta nga siya sa koponan ng Mono Tew Paingarm at lumaro nga siya dito sa posisyong point guard. At may isang ang Pinoy din siya na nakakampi doon na si Patrick Cabahog. Isang taon nga lang ang tinagal niya sa koponang ito dahil nagsimula nga siya ng 2016 hanggang 2017. Pero pagdating ng 2017 ay kinuha nga siya ng koponang Mono Vampire Basketball Club para nga maging isang gwardiya nila dito sa ASEAN Basketball League. Sa koponan ngang iyon ay grabe ang naging impact ng player na ito sa koponan. Dahil dito nga siya nagsimulang sumikat at nakilala. Dahil nga kahit mga taga-ibang bansa ay nanonood sa laro ng koponan nila at talagang nagpapapicture pa sa kanya. Sa taong iyon ay naging superstar nga siya ng koponan. Dahil sa height ba naman niyang 5'10", sino ang mag-aakalang kaya niya palang sumabay sa mga big man. At ang pinaka the best pang nagawa niya sa koponang ito ay yung isa nga siya sa naging susi ng koponan para maabot nga ang finals. Dahil mapa-inside man or outside shot ay talagang naipupukol nito. Grabe yung pagiging magaling na gwardiya nito. Kaya nga lang, nung dumating nga ang finals, ay nakalaban nga nila at nakaharap nga nila noon ang Alab Pilipinas na kanyang mga kababayan. Ginawa nga noon ni Paul Zamar ang lahat, halos hindi nga mapigilan yung shooting nito eh. Kaya lang, kulang pa din dahil tinalo pa din sila ng Alab Pilipinas. At Alab Pilipinas nga ang nagkampiyon ng taong iyon. Naging superstar nga siya ng taong 2017 hanggang 2018. Sa taong iyon ay nag-a-average naman siya dito kadalaro ng 15.6 points per game, 3.4 rebounds per game, and 3.4 assists per game. Lumipas nga ang araw na pagdesisyonan niya ngang bumalik ng Pilipinas upang tanggapin nga yung offer sa kanya sa PBA. At dito nga niya naranasan yung naudlot niyang pangarap noon na makapaglaro nga dito sa liga sa Philippine Basketball Association. Kinuha nga siya ng koponan ng Blackwater Elite at naging maayos naman ang pagiging gwardiya nito sa koponan. Maayos ang shooting,
maayos ang assist, at maganda pa nga sa lahat mga ka-teammate, ay kabilang nga siya sa naging starting unit ng koponan. Sa paglipas nga ng araw at buwan, dahil sa ganda nga ng pinakitang laro nito sa koponan, ay naisipang i-request nga ng assistant coach ng SMB na si Boy C na kanyang ama na kunin nga siya para dito sa San Miguel. Nakuha nga ng San Miguel Beermen itong si Paul Samar sa pamamagitan ng trade, kaya nga lang pagkuha sa kanya ng San Miguel Beermen ay mukhang hindi nga napaganda ang pwesto niya dito. Dahil nagsimula nga siya sa pagiging starting unit ng Blackwater noon, tapos bumagsak siya bilang backup point guard. At minsan nga hindi na siya nagiging backup dahil sa dami nga ng gwardiya ng SMB, andyan si Chris Rose, Alex Cabagnot, Terence Romeo, Marcio Lassiter, diba saan pa siya po position dyan? Kaya madalas nagiging bench player na lang talaga siya dito. Pero hindi na rin masama dahil nakapagkamit naman siya nung nasa Blackwater Elite pa siya ng 2018 PBA All Rookie Team. At nakakuha pa nga rin siya ng kampiyonato dito sa San Miguel Beermen. Ito nga ay dalawang kampiyonato nung Philippine Cup and Commissioner's Cup nung 2019. Pero mas maganda pa rin naman sana kung nabibigyan nga siya ng maayos na playing time. Dahil magaling naman talaga itong player na ito. Di ba mga ka-teammate? Shot! Panas full! Yan, so lipat naman tayo dito. Nung mga nakaraang araw nga, di ba napag-usapan natin? Ito, panoodin nyo dito yung ibang mga detalye about dito sa rumors na ito. Diba, dyan yung sinabi na Alaska Aces niligawan ng MVP teams para sa servisyo ni Vic Manuel. Ito nga ay ayon sa Liga ng Mga Bida. Tapos may bagong ang post sila, credit po dito sa Liga ng Mga Bida. Ayon dito, just imagine a frontline of Rosario, Manuel, Eram, hashtag TNT Katropa. So ibig sabihin, TNT Katropa nga siguro ang talagang interesado sa player na ito. Kung sakaling ang mapunta itong si Vic Manuel sa TNT Katropa, ay panigurado, isang star player din ang kapalit nito or isa ding big man. Dahil kailangan nga din ng Alaska ngayon ng big man. Pero kung halimbawa nga itong sinabing frontline ng TNT Katropa na si Rosario, Manuel at Eram, ay panigurado, mahihirapang pigilan ng ibang team kung sakaling magkasabay-sabay sa loob itong tatlong ito. Kasi sila yung type na player na hassle talaga kung maglaro. Yung kapag physical ka, asahan mo mas physical tong mga ito. At malakas talaga kumuha ng bola. Bukod pa dun, wingman player pa at talagang defensive stopper. Kung shooting naman ang pag-uusapan, ay walang problema sa tatlong ito. Kaya kayo mga ka-teammate, anong opinion nyo kung sakaling matuloy nga ito? Sa tingin nyo, sinong player kaya ang pwedeng makuha ng Alaska kapalit ni Vic Manuel kung sakali? Kung may opinion kayo mga ka-teammate, write your comment down below at ating pag-uusapan at papasadahan yan. Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Enjoy Life, Rodelio Agapito, Rafkin Catalan, Romel Morte, JV Pabello, Marlon Cerezo, Marlon Brando, Ronnie Cole ng Caloocan 180, Daniel Fernando, Deimos Nicunanan, Boy Kilaton, Anthony Fedeliz, James Valiente, and Emerald Blando.
Thank you for watching, mga ka-teammate, and God bless everyone.